Ang daang patungo sa Tagumpay ay hindi madaling tahakin. Ang daang ito ay puno ng pagsubok na magbibigay tibay at bubuo sa pagkatao mo. Halina't sabay-sabay tayong matuto at ma-inspire sa kwentong Tagumpay. Welcome sa Learner Express 101. Ngayon makikilala natin si John Gokong Wei Jr., ang taong nasa likod ng Tagumpay ng Robinson's Mall. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-iwan ng like at i-comment ang gusto mong topic para magawa natin yan ng bagong video. Si John Gokong Wei Jr. ay pinanganak noong August 11, 1926 sa siyudad ng Xiamen sa China. Masasabing siya ay maswerte dahil siya ay sinilang na may gintong kutsara sa bibig. Ang kanyang ama ay kabilang sa isa sa pinakamayamang pamilya ng mga Filipino-Chinese na nakabase sa Cebu. Sila ay kilala bilang isa sa pinakamayamang pamilya sa probinsyang ito. Ang yaman ng kanilang pamilya ay nagumpisa sa kanyang lolo sa tuhod na si Pedro Singson Gotiauco. Siya ay isang manlalako na di kalaunan ay naging matagumpay at naging isa sa pinaka-prominenteng Filipino-Chinese sa Pilipinas. Dahil dito, nagawang makapag-aral ni John Gokong Wei Jr. sa University of San Carlos. Ito ang pinaka-prominenteng eskwelahan sa Cebu ng mga panahong ito. Sa kasamaang palad, sa edad na 13, ang lahat ng karaniang kanyang tinatamasa ay biglang nawala matapos mamatay ang kanyang ama. Kasunod nito ang paghatak sa kanilang bahay at mga sasakyan dahil sa naiwang utang ng kanilang ama. Ang kanyang nanay naman ay napilitang ibenta ang kanyang mga alahas upang may maitustos sa kanilang pamumuhay. Ang kanyang mga kapatid naman ay bumalik sa China dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa kamatayan ng kanyang ama, biglang nabago ang kanilang pamumuhay at napilitan si Gokong Wei Jr. na magtrabaho para mabuhay sila ng kanyang ina. Sa edad na 14, araw-araw siyang nagbebenta ng pritong mani sa kalsada kung saan naranasan niya ang kahirapan ng buhay at ang makipagkumpetensya sa ibang mga tindero sa paligid. Ito ay kanyang ginawa hanggang siya ay makaipon. Noong 1943, sa edad na 17, nagsimula si Gokong Wei Jr. na ibenta ang kanyang mga produkto sa Maynila. Sa mga panahong ito, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pananakop ng mga Hapon at ang buong mundo ay nasa ilalim ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Ang kanyang mga paninda na kanyang binibenta sa Maynila ay mga prutas, gulay, harina at ukay-ukay. Ang mga ito ay kanyang sinasakay sa bangka mula sa Cebu hanggang Lucena at mula sa Lucena pa Maynila. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan noong 1945, si Gokong Wei Jr. ay nakakita ng oportunidad na magbenta sa Pilipinas. Dahil sa mga panahong ito, nagumpisa ng bumangon ang ekonomiya at nais niyang sabayan ang pagbangon nito. Siya ay determinado at hindi nagpahuli. Kanyang binuo ang sarili niyang kumpanya at pinangalanan niya itong Amasya Trading. Ang kanyang kumpanya ay nag-aangkat ng mga produkto mula sa China, gaya ng harina, bawang, sibuyas, prutas, ukay-ukay, at mga lumang dyaryo at libro mula pa sa Amerika. Dahil dito, nagawang makabalik ng kanyang mga kapatid dito sa Pilipinas at sila ay naging katulong ni Gokong Wei Jr. sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya. Dahil sa tulong ng kanyang mga kapatid, nagawa nilang palaguin ang kanilang negosyo at di kalaunan, sila ay nakapag-angkat din ng tabako at mga alak. Noong 1957, lagana pa rin ang kahirapan sa mga Pilipino. Dahil dito, hindi makapagpatong ng malaki si Gokong Wei Jr. sa mga produktong kanyang inaangkat mula sa China. Kanyang naisip na siya ay makakatipid kung ang mga produktong kanyang ibebenta ay manggagaling dito sa Pilipinas. Dahil sa walang sapat na perang pampuhunan, siya ay nangutang ng 500,000 pesos sa China Bank. Gamit ang perang ito, siya ay bumuo ng plantahan ng tubo
at cornstarch. Ang bagong kumpanya na ito ay kanyang pinangalan ng Universal Corn Products na ngayon ay kilala na bilang Universal Robina Corporation. Ito ay naging isa sa pinakamalaking food and beverage company sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaki nilang customer ay ang San Miguel Corporation. Noong 1961, siya ay nakaipon at itinatag niya ang pinakabagong kumpanya na pinangalanan niyang Consolidated Food Corporation. Ngayon ito ay mas kilala bilang CFC Corporation. Isa sa mga produkto ng CFC Corporation ay ang instant coffee na Blend 45. Noong 1977, nakuha ni Gokong Wei Jr. ang kanyang MBA sa De La Salle University. Matapos ang isang dekada, siya ay nagtungo sa Harvard para umaten sa 14-week Advanced Management Program. Noong 1990, kanyang binuo ang JG Summit Holdings. Bata pa lamang ay pangarap na ni Gokong Wei Jr. na magkaroon ng madali at murang transportasyon para sa mga Filipino. Dahil dito, kanyang itinatag ang Cebu Pacific Air. Ito ay nagbukas noong 1996. Noong 2002, siya ay nagdonate ng 200 million pesos sa Undergraduate School of Management. Siya ay nagbigay din ng donation sa University of San Carlos, Xavier School, De La Salle University, Sacred Heart School, at Immaculate Conception Academy. Noong 2003, ang kanyang telecom business na Digital Telecommunications Philippines ay gumastos ng halos $800 million para mabuo ang Sun Cellular. Ang Sun ay ang pangatlo sa pinakamalaking mobile operator sa Pilipinas bago niya ito mabenta sa PLDT ng $1.7 billion. Sumunod dito, sinubukan niyang kunin ang United Industrial Corporation sa halagang $1 billion. Ito ay isang kumpanya na nakabase sa Singapore na nagkokontrol ng malaking porsyento ng lupa dito. At siya rin ay nagmamay-ari ng 30% ng kumpanyang ito. Noong 2013, kanyang binili ang stake ng San Miguel Corporation sa Meralco sa halagang $1.8 billion. Noong 2014 naman, binili ng United Robina ang Griffin's Foods mula sa Pacific Equity Partners sa halagang $600 million. Si John Gokong Wei Jr. din ang nagmamay-ari ng Robinson's Retail Holdings Incorporated at Robinson's Land Corporation. Ngayon, ang pamilyang Gokong Wei ay nagmamay-ari na ng negosyo na nagkakahalaga ng $20 billion. Si John Gokong Wei Jr. ay pumanaw noong November 9, 2019 sa edad na 93. Ang kwento ng kanyang buhay ay kwento ng pagbangon, determinasyon at pag-asa. Pinakita niya sa atin na sa isang iglap pwedeng mawala ang lahat sa iyo, pero hindi ito dahilan para sumuko. Sa halip, gawin itong inspirasyon para bumangong muli. Naway maging mensahe ito para sa atin na kung kaya niyang gawin, kaya mo rin.